And so what's up mga sir, for today's video meron akong papakita sa inyo na isang item na ngayon ay very popular ngayon to sa TikTok and sa Shopee, sa Lazada. So alam ko magugustuhan nyo to, especially sa mga biyahero dyan. For emergency purposes, malaking bagay ito na meron ka nito. So ano pinaantay nyo? Subscribe sa channel ko, hit the notification bell, and also don't forget to like, share, and comment down below. So tara, anong pinaantay natin? Tuloy natin itong video na to at papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong nabili ko sa Shopee. Let's go! So ito nga pala yung nabili ko sa Shopee mga sir, wala iba kung hindi ang portable inflator na to ng Xiaomi. Ito yung version 2. Ito na yung mas maganda at mas updated na portable inflator. Ayan. So syempre hindi ko na i-unbox kasi alam naman natin kung ano yung talagang laman nito. Papakita ko na lang sa inyo yung mismong device para ma-discuss natin. So papakita ko na lang sa inyo yung ibang kasama nitong ating inflator na to. Just in any case, hindi lang basta-basta magagamit ito sa sasakyan. Meron bang ibang pwedeng paggamitan nitong inflator na to? So tara, let's go. Pakita ko sa inyo. Ito na yung device mga sir. Ito, napaka-simple lang yan. Ito yung version 2. Mas mabigat siya actually. Although hindi pa ako nakakabili ng version 1, mas pinili ko kasi yung version 2 na to dahil mas mataas yung kanyang PSI, 150 PSI, and then mas malakas na yung kanyang motor sa loob nito. So ito na nga pala yung ating device, yung Xiaomi version 2 na portable inflator. So pinaganda to ni Xiaomi dahil mas malakas na daw yung motor nito and also mas mataas daw yung PSI na pwede nitong inflate, maximum of 150 PSI. So mantakin mo yon, 'di ba? So anyway, wala naman sigurong ganong kataas na PSI na pwede natin paggamitan nito dahil sa mga gulong ng sasakyan, pretty much pinaka-maximum na pwede nating karga diyan is 40-45. And depende naman yun sa ano, sa pag-i-inflate. So anyway, ito yung ating portable na device. So dito muna sa aesthetics nito, yung ilaw niya na LED pinalaki. Dahil dun sa mas maliit, yun sa mas nauna dito na version, mas maliit yung LED niya. And itong host nito, mas mahaba ng konti kumpara dun sa version 1. And sa ilalim nito, ayan yung charging port niya dito. Type-C connection nga pala to. So pretty much naka-adapt na siya dun sa ano ngayon, connectivity ng ginagamit natin, which is syempre Type-C. And dito yung ventilation, yung kanyang motor. Saka dito rin sa gilid, mas mabigat siya actually. So ito yung mga buttons niya. Ito yung kanyang LED. Pag i-on may LED niya. For emergency purposes, pwede mo rin gamitin ito. And ito naman yung up and down, yung pag-agdagdag ng PSI, pagbawas ng PSI. And ito naman yung option para kung anong i-inflate mo, si-select mo lang dito. So para mag-on nito, kailangan mo tanggalin itong host dito sa kanyang pagkakalagay. So hilay mo lang naman siya, ganyan lang. Ayan. So once inilaw mo siya, mag-on na siya. Makikita mo na dito yung PSI na nakaset sa akin dito ngayon is 35. So dito sa ayan, makikita ninyo yung kanyang battery indicator, which is maganda actually yung itong version 2 dahil pag chinage mo siya, makikita mo dito yung indicator ng battery. So malalaman mo kung full charge na siya. So bago nyo pala gamitin yung Xiaomi na version 2 na portable inflator, make sure muna pala na i-charge nyo muna siya for about 2 hours bago nyo siya gamitin para mas maganda yung kanyang function. Check natin kung ano iba't ibang mga klaseng pwede nating inflate by pressing this button here sa right. So yeah, meron tayong bike, sa bisikleta. So around 45 PSI yung nakaset niya, which is yun yung talaga naka-store sa kanya. Pwede mong babaan, gawin mong 40 or 35, depende sa yun kung ilan ang gusto mo. And then next naman is meron ditong parang sa moped yata to eh, or electric bike, parang mga ganyan, 2.4. So naka-bar siya, naka-bar yung kanyang selector. Depende yon sa ano niya, nakaset sa kanya. And then ito naman sa car, yan. So ito naka-bar siya. So meaning to say, kung mas preferred mo yung bar display imbis na yung PSI, ito yung gagamitin mo. And then bahala ka na, adjust mo na lang. And then next naman natin is yung scooter. Or scooter ba to? Yung mini scooter na maliliit. Yung in-inflate na ginagamit ngayon ng mga electric scooter or gas scooter yata to. And dito sa bola, meron din, bahala ka mag-set. So naka-set siya ng 8 PSI. So bahala ka na lang, gusto magdagdagan. So very handy itong portable na to. Actually, meron pa ako isang inflator dito by 70 ano naman 'yon, 70 MAI naman 'yon. Mas gusto ko na itong gamitin kasi ito nga is very handy, portable siya, hindi mo na kailangan isaksak dito sa cigarette lighter na to dahil wala siyang wire. All you have to do is tanggalin mo lang itong host na to, and then after that
makikita mo na yung display dito rin kung ilan yung PSI na nakakarga doon sa gulong ng sasakyan mo o ano man. So malalaman mo kung mababa yung hangin, pwede mo dagdagan. So dito, nakaset yung aking, teka, check natin. Yan, naka 35 PSI ako, so bababaan natin yung ating PSI, gawin natin 32 lang. Mamaya de-demo natin kung paano natin gagamitin itong ating portable na Xiaomi. So upon purchasing nga pala, o pagbili nyo nito, itong version 2 na to, itong version 2, may kasama pala itong mga gaya nitong parang pouch na to na lalagyan. Yan, free yan, kasama yan. And then, meron din kasiyang kasamang ganitong adapter. So itong adapter na to, pwede mong gamitin actually. Kung gusto mo, ito pwede sa sasakyan. Pwede rin itong gamitin sa sasakyan and also dual purpose siya. Pwede siya sa bike. Actually, pang bisikleta to eh. Pero pwede siya sa sasakyan. Ano mas convenient sa'yo? Ini-screw pa to or ito na lang ganito. And then meron pa siyang kasama ito. Dalawang adapter din. Ito yung para sa mga bola. Ayan. Yung pito na sinasabi natin na para sa mga bola ng basketball, ng volleyball, kung any kind of sports na panggamit na mayroong ganitong pinagagamitan, ito yon. And lastly, mayroon tong isang kasamang adapter na ganito. So, ito yung para sa isang klase ng ano ng bisikleta natin kasi mayroong tinatawag na dalawang klase ng yung pinakapito. Ito yung pang shredder type, yung conventional o yung standard. Ito naman yung pang Presta. Yan, Presta adapter to para sa bisikleta. Sa mga gustong gumamit ng Presta, yung may iniikot muna, niroroskas para ma-release yung hangin. Hindi katulad nito, pinapasingaw natin, gumagamit tayo ng dalire o ng toothpick. Yan. So ito yung para sa Presta. So hard, parang hard plastic yata yung ano nito, construction nito. Yan, maganda siya. So di ko napapakita sa inyo yung manual kasi yung manual nandito sa loob and wala naman ibang ano, wala naman ibang makikita ron kundi details lang naman. Anyway, kung tutuusin nga ito ay self explanatory itong ating ano na to, Xiaomi na ano na portable ano na device na to. So ayan, pakita ko sa inyo yung ilaw ito, yung ilaw niya LED. So ayan, di ba ang lakas oh. Ang lakas niya. And then, mga emergency, ganyan. Nag-flash siya. So, pwede mo siyang gamitin. Kunyari, nasa labas ka or nagkaroon ka ng emergency. Madilim, pwede mo na gamitin ito. Ayan, no? So, sa battery indicator nito, pagka ganito nasa ganyang ano siya, position yung battery, around 75 to 80% yung kanyang battery charge. So, pag bumaba yan, yung display dito ng battery, makikita mo naman yan dito. So, it's less than 50%. Maganda, maganda siya. Maganda, maganda. Ililink ko na lang yung Shopee page kung saan ko man nabili ito. And hindi ko alam kung may promo sila ngayon. Pero mas okay bumili sa Shopee. Nakuha ko to sa Shopee. Kasi sa TikTok, medyo pricey ng konti, around 100 pesos ang additional nila doon. And parehas lang naman ang mga features na binibigay. Pagbukas mo ng box, kasama naman lahat kung ano yung pinakita ko sa inyo. So tara, testingin natin kung paano nga ba ginagamit at paano gagamitin itong ating Xiaomi na portable inflator. Okay, so ito yung ating gulong ngayon. Hindi pa naka-plug in itong ating Xiaomi. So tatanggalin ko muna itong cover kasi naka-TPMS ako. Tire pressure monitoring system. So ayan. So tingnan natin kung ilan yung maririg niya dito sa ating So, pag ganyan nag-off siya, kasi matagal na tanggal itong hose, pindutin mo lang yung power sa gitna. Yan, mag-on ulit siya. So, babalik siya sa dati. And then, ngayon, ang laman ng ating tire, o yung pressure ng tire natin, when it comes to PSI, is 36. So, medyo mataas siya. So, gagawin natin, bawasan ko siya ng hangin. Okay, so binawasan ko na ng hangin. Baka mas mababa pa sa 32 ko sa ngayon to. Kasi medyo tinanggalan ko talaga ng hangin. Sinadya ko talaga. Para malaman din natin kung gaano kabilis siya mag-inflate. So kanina 36 ko ngayon, 29 PSI na lang. So nakaset tayo ng 32 PSI. So ayan, tignan natin kung gaano ka bilis ito. Ayan, 30 pala, 30. So 32.
So press natin yung gitna. Okay, so tapos na siya. So tingnan nyo na lang kung ilang seconds inabot sa pag-inflate ng isang tire na ganito from 29 PSI, ginawa natin 32. So yan, makita nyo naman sa time kung ilang inabot. So yan, gano'n siya kabilis, gano'n siya ka, gano'n ang, ano, gano'n inaabot kung ilang seconds bago niya ma-inflate doon sa desired natin na pressure yung gulong natin. So ayan, mga sir, napanood nyo na yung paggamit. Napakasimple lang gamitin itong ating Xiaomi Yi na portable inflator na to. Para sa akin, ano, hindi siya yung pinaka the best, pero at least it does the job well itong ating Xiaomi Yi na tire inflator na to. Biruin mo, napakaliit. Hindi naman sobrang liit niya, pero napaka-compact niya. And then wala ka na ibang gagawin kung hindi tanggalin mo lang ito. And then nandiyan na, i-set mo na lang kung anong PSI yung gusto mo, and then lagyan mo lang to sa pito ng gulong mo, and then minutin mo lang ito. That's it. Tapos tanggalin mo na lang siya. And then, mas madali naman siyang digpitin. All you have to do is lagay mo lang siya dyan, and then may pouch siyang kasama. Kung gusto mo, lagay mo siya doon, suksok mo, tabi mo na siya, hindi siya nakakalat, diba? And also, marami siyang kasama mga adapters, particularly para sa bisikleta, para sa mga bola. So, hindi lang ito pang sasakyan. Marami siyang pinagagamitan. Although, wala kasi akong motor, wala rin akong scooter, wala akong ibang any other things na pwedeng inflate, bisikleta lang, which is alam niyo naman kung paano pinapagana to. So, it's the same thing lang naman. Same thing lang naman ang gagamitin mo. It's either ito or yung adapter na kasama na mas madali siyang gamitin. Alin sa dalawa, it still works the best. So, ayan. The main purpose nitong ating portable na to, which is the word itself, portable, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Hindi siya nakakastorbo, kahit sabi mo na sa glove box lang siya o nasa side ng mga doors natin na may mga ano diyan, may mga pockets diyan, pwede mo siya ilagay doon. Napaka-portable niya. Wala ka nang ibang gagawin sa kanya kasi all you have to do is charge mo lang siya na maayos. 2 hours ang charging niya. Don't forget to charge this, especially pag babiyahe ka na malayo. And the capacity nga pala nung isang charge, full charge nito ha, nung ating Xiaomi Yi na to, it takes about 10 tires para i-inflate. So regardless kung ilang PSI, basta 10 tires ang capacity na isang full charge ng isang ganito. So mantakin mo yon. So kung yung gulong mo, padagdag ka lang ng padagdag ng 2 PSI, 3 PSI, kahit araw-araw mo siyang gamitin, I don't think na madali maglolobat to. So huwag mo lang kakalimutan i-charge just in case lang lalabas ka ng bahay or babiyahe ka, para at least naman meron siyang charge, madali mo siyang magagamit. And also portability niya is wala siyang wire na alam mo yun, nakasaksak sa cigarette lighter to power the device, kasi chargeable nga siya. And regarding naman doon sa kanyang sa inflation time niya, yung gano'n siya katagal mag-inflate ng gulong, medyo may katagalan ng konti, pero at least kahit papaano, diba, what can you ask for dito sa ating portable na to? Maliit lang naman yung kanyang compressor at kanyang ano, pinakamotor sa loob. So really it will take time bago niya ma-inflate ang isang gulong sa sinet mong ano dito, sa sinet mo na pressure. Pero syempre depende yun. Kumbaga, eh, baka mamaya from pure flat tire ka, tapos maglalagay ka ng PSI dito, like for example 40, so it will really take time bago niya ma-inflate yung isang gulong na ganon, considering sa size naman niya. Pero overall, pinaka gusto ko dito is yun nga, wala nang hassle akong ano, kasi meron pa ako isang portable din na tire inflator, pero yun naman kasi meron siyang wire na nakasaksak doon sa cigarette lighter. Papakita ko lang sa inyo, gagawa tayo ng review ng isang tire inflator na yon, and then gagawa tayo ng isa pang video comparing itong dalawa na to head to head kung ano ba yung mas maganda, itong ganito or yung isa. So anyway, sa next video na yun, abangan ninyo. So yun, kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, araw na to, don't forget to subscribe, also don't forget to like, share, and comment down below regarding sa video na napanood mo dito sa aking channel ngayong araw na to. So paano ba yan, mga sir? Stay safe, and I will see you again in my next video, ha? Peace out.